ang taong nagtatagumpay ay yung mga taong marunong barap sa hirap ng buhay. Ito yung mga tao na hindi sumuko. Good evening mga katoto. Today is December 27. Tomorrow morning, pupunta ko ng Bataan at mag-impake ako sa mga gamit na aking dadalhin. At ipakita ko lang sa inyo isa sa mga gamit na dadalhin ko sa Bataan. Itong mga lumang sapatos namin dito sa bahay. Na actually kahapon, inayos ko yung cabinet na ito. At yung mga lumang sapatos pinagtanggal ko. At ito yung mga sapatos na iuwi ko sa Bataan. Kanya kadami. Nawala ng gamit. Pero actually, good condition pa ito. Katulad nito, yung mga sandals na ito. Ayan. They're still in good condition. Rubber shoes. Yeah. Maganda pa. Like for example, these rubber shoes. See? And this one. Good condition pa ito, mga sa rubber shoes na ito. At lahat na ito, good condition. Kaso nga lang, hindi na nagagamit. So, instead na magugulok dito, iuwi ko sa Bataan at mamimigay na lang natin. So, ikakarga ko na ngayon dahil marami pa kayo ikakarga sa loob ng kotse. Let's go! Good morning mga katoto, December 28 at nandito na ako sa Bataan at exactly 7:15 tayo dumating dito at ngayon ibaba ko na yung mga bagahe at mamaya maya meron tayong mga lugar na pupuntahan dito sa Bataan, particularly sa may Bagak area. So hanggang dito na lang sa ating vlog at panoorin nyo ang biyahe ko lang kanina. So habang tayo bumabiyahe, I shared something to you, so panoorin nyo lang ito. Alright? Good morning mga katoto. So ito na, papunta na ako ng Bataan. And at this point of time, nandito ko ngayon sa NAIAX. Harap ito ng Terminal 3. So dito sa Terminal 3, nakikita ko ang haba ng traffic. Ang daming sasakyan ang nakapila. So ibig sabihin, maraming naka-flight ngayon. Of course, babakasyon na eh. So marami pong mga bakasyonista at mapunta yan kung saan masila pupunta. So anyway, we are entering dito sa toll gate ng NAIAX and proceeding sa Skyway. Morning! Thank you. So yun ang mahirap talaga kapag wala kang RFID. Pipila ka talaga sa cash. But good thing ngayon sa araw na ito, walang maraming sasakyan. Actually, napakaluwag ang biyahe ko ngayon. Mula sa bahay hanggang dito, nasa 20 minutes ko lang tinakbo. Walang ka-traffic. Right, so proceeding tayo sa Skyway. Hindi masyadong maraming sasakyan. Iilan lang sasakyan na makikita ko. Pati itong daan na dinadaanan ko. Alright, so proceeding na ako sa Skyway. It's now 4:15 in the morning, December 28. Maluwag ang daan. Now, most probably, sisikip ito. Kasi may pasok pa kasi ngayon eh. Nag-leave lang ako. Baka bukas,
ito yung time na talagang marami nang babiyahe tomorrow. Dahil na Friday at last din ang work. And most of the companies marahil ay hanggang ngayon lang araw nito ang pasok. Expected yan, traffic niya. After 1 hour and 45 minutes, andito na tayo sa San Fernando, Pampanga exit. Actually, yung takbo ko ay chill ride lang tayo ngayon sa araw na ito. Nag-average lang ako ng 80, sometimes 100. Hindi pa ako nagmamadali. At ang daan po ay maluwag. Smooth ang ating travel mula Cavite hanggang sa lugar na ito. There's no heavy traffic along the way. Magaan ang daan. Alright, mga katoto, San Fernando City, the capital city of Pampanga. Sa inyo kung paano ba natin mapagtagumpayan o paano tayo magtagumpay sa buhay. Number one, you need to realize what is life all about. Ang buhay po natin ay maxi lang and we have only one life to live. Kaya huwag nating sayangin. So sometimes maraming oras na nasasayang natin. We wasted time. We thought that we have enough time. But once you use that time, it could never turn back. Mawawala na yan. Kaya meron tayong tinatawag na realization. Somehow,
ma-realize natin na mayroon pala panahon na nasasayang natin. Mayroon pala mga oras na sinasayang natin. For how many years maybe, wala tayong ginagawa. We don't accomplish anything. We are unproductive. Once you realize something, and then the next thing that you have to do is take action. Kasi, na-realize mo, pero wala ka mo na action ginagawa. Wala pa rin yun. Hanggang realization ka lang. Take action. Magplano ka, then gawin mo, and then, habang ginagawa mo ang mga bagay na gusto mong gawin, tandaan mo that sometimes, ma-frustrate tayo. We feel demotivated. And sometimes, we want to give up. Matandaan natin, ang sikreto para magtagumpay ang isang tao ay continuation, perseverance. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay nabigo, you failed in some areas, you have to stop. No. If you failed in some areas, but there are other areas, maybe you will succeed. So, tuloy lang. Huwag kang tumigil. Tandaan natin, a person who quits never wins. But a person who wins, those are the people who never quits. Mahirap man ang buhay, pero ang taong nagtatagumpay ay yung mga taong marunong barap sa hirap ng buhay. Ito yung mga tao na hindi sumuko. Maraming problema, totoo yan, maraming problema. Sino ba walang problema? Lahat tayo mayroong problema. Ang problema po ay parte na ng buhay natin. Ngunit, mayroon din namang sinasabi natin na tagumpay, parte din ang buhay natin. If we have big problems in life, just look on how God is big to us. Malaki po ang Panginoon Diyos. Sabi niya, I'll never leave you nor forsake you. You know, sometimes yung problema ay binigay ng Panginoon Diyos sa atin para tayo lalong patatagin, patibayin sa ating panapalataya at upang lalapit tayo sa Kanya. Sometimes, walang problema ang tao, nakalimutan natin ang Panginoon. If you cannot stand on your problems, learn to kneel down sa harap ng Panginoong Diyos. Idulog mo ang mga problema na mayroon ka. Life is too short to dwell on problems, to dwell on the past, to dwell on things that are negative, to dwell on things that can give you frustration. Maiksi lang po ang buhay. Kaya, tandaan mo, ang buhay meant to be enjoyed. Hindi ibig sabihin na hindi ka magka-problema. Mayroon problema, but just be positive on any circumstances na mayroon tayo sa buhay natin. Just remain positive. So, tandaan natin, for us to have a positive life, number one, just pray. Pray to God. He's just a prayer away. Number two, learn to be content. Makontento ka sa mga bagay na meron ka, but does it mean na huwag ka na mangarap? Makontento ka in the sense that you enjoy what you have, but continuously aiming for your dreams. And learn to be thankful. Anumang bagay meron ka, anumang bagay na meron ka ngayon sa buhay mo, sa oras na ito, anumang bagay na hinawakan mo, learn to be thankful. Be grateful. As what the Bible says in 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks. Sa lahat daw ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, give thanks. For this is the will of God concerning you through Christ Jesus. Yung pag-iisip pala natin sa umaga, buksan mo ang regalo mo at nakita mo kung gaano kaganda ang buhay. Gaano kaganda ang biyaya ng Panginoon Diyos na binigay sa iyo. Pag-gising mo sa umaga, pagbukas ng iyong mga mata, pagdilat ng iyong mga mata, that's the gift of God. Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng panibagong buhay. That's the gift of God that we need to enjoy the rest of the day. Alright, mga katoto, hanggang dito na lang. Once again, this is JB Moto saying to all of you, enjoy life. Ride ko to. Ride mo to. Enjoy every day. God bless.